Welcome back to my channel, Oliver Tutorial TV. Guys, kapag bago ka pa sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell para naman updated kayo sa aking mga latest tutorial videos. Ngayon guys, ang video natin ay kung paano nga ba tayo mag-apply at mag-re-register sa ating SSS Online. Ituturo ko sa inyo guys, step by step, kaya panoorin mo yung video na to para magiging guide mo sa inyong pag-re-register ng inyong SSS Online. Kaya guys, umpisaan natin. Tara na! Guys, punta tayo sa Google Chrome. Pindutin natin. Type natin sss.gov.ph. Then guys, enter. Tapos guys, pindutin natin na I am not a robot. Then press natin ang submit. Tapos guys, mapupunta tayo sa portals. Piliin natin yung member guys. Member. Press natin yung member. Then mapupunta tayo sa member login. Dahil hindi pa tayo naka-register sa SSS Online, kaya wala tayong user ID at saka password, kaya hindi tayo makalagin. Kaya punta tayo sa not yet registered in my SSS. Pinutin natin yan at mapupunta tayo sa reminders. Please be ready with your chosen permission which will be required in your web registration. Your chosen information for web registration should have been duly reported to SSS ensure successful registration. Una, savings account or you made ATM service account number na nakaregister sa SSS. Pangalawa, mobile number na nakaregister din sa SSS. UMID card. UMID card with PIN code, mother's name, reported in E6 UMID card application form. Then, employee ID number or household employer ID number. Pwede rin gamitin yan pang register ng SSS. Payment reference number, SBR number, payment receipt transaction number. Pwede mo rin gamitin yan pang registration ng SSS. Date of loan with existing loan balance. Pwede rin gamitin pang registered ng SSS Online. Next, transaction number shown in personal record, UMID application A1 or A6 for who applied online for SSS number. Pwede rin gamitin pang registration ng online sa SSS. Check number of any monthly pension received from SSS. Pwede mo rin gamitin pang register dito sa online sa SSS. You may use your savings account as web registration information provided that the same is posted in SSS number. Your mobile number must have already been registered in SSS through your submitted personal record, A1 or A4. So, dapat guys, naka-register dyan sa record ng SSS para hindi maging para maging successful yung ating registration sa ating SSS Online. At kapag wala ka pang issued na UMID card, guys, huwag mong piliin yung UMID card as registration information. Dahil ang resulta nito ay failed web registration. Likewise, entering your mother's maiden name will result in unsuccessful web registration if you have not yet been issued a UMID card. So malinaw na malinaw guys na magiging unsuccessful yan pag wala ka pang UMID card. Kaya hindi natin gamitin yan pag wala ka pang issued UMID card. Then guys, pwede mo rin gamitin yung payment reference number sa web registration basta't bayad na ito at posted na sa SSS records. Guys, kapag ang pangalan mo at saka apelyido at saka middle name mo ay lumampas sa 15 character guys, continue typing at continue encoding lang until the last letter or characters being allowed by the input fields. I-check po natin palagi yung ating spam at saka junk folder sa ating email ad guys para malaman po natin yung outcome ng ating web registration sa SSS website. Guys, check natin ang I certify that I have read and understood the foregoing reminders of SSS web registration. Then, press natin proceed. Then guys, dito na tayo sa online member user ID registration. Una guys, i-input natin yung ating SSS number. SSS number natin guys, i-input natin. Tapos, ang ating email address.
Then, confirm natin yung ating email address. Confirm natin yung ating email address, guys. Then, pagkatapos natin sa ating email address confirmation, guys, punta tayo sa prepared user ID. Gagawa tayo ng prepared user ID, guys. Ikaw kung ano yung gustong ipangalan sa account mo o sa yung ICCS online, guys, pwede mo gamitin yan. Tapos, confirm natin ang ating prepared user ID. Ayan, guys. Tapos, guys, sulat natin yung ating last name. Last name natin, guys. Pagkatapos, guys, yung ating given name, ating pangalan, guys. Tapos, yung ating middle name. Yung middle name natin, guys. Tapos, guys, pag may suffix ka, pag wala naman, leave it blank na lang, guys. Tapos, muna tayo sa ating date of birth. Month, day, then year ang format dito, guys. Dapat una yung buwan, tapos araw, then tapos year ng kapanganakan mo. Then, press natin OK, guys. Press natin OK. Tapos, guys, type natin yung ating mailing address. Type natin yung mailing address natin, guys. Pag mayroong lot number or block number, sulat mo dyan. Pag wala naman, guys, pag halimbawa sa probinsya, walang mga lot number tsaka walang building number, i-ano na lang, lagay mo lang dyan, sitio, tapos barangay din, lungsod or municipality. Ganun lang po, guys, tapos province. Tapos, guys, i-check natin yung province pag nasa probinsya ka. Pag nasa Metro Manila ka, guys, i-check mo yung Metro Manila. Then, pag check mo yung province, kung saan province ka, taga Aurora ka ba, or saan, sa Cebu ba, or kahit na, no, piliin mo dyan kung anong province mo. Tapos, piliin mo yung municipality or lungsod ng probinsya nyo. Tapos, guys, pag mayroon kang foreign mailing address, sulat mo lang. Pag wala naman, leave it blank. Then, select tayo ng country. Select natin Philippines, guys. Tapos, guys, punta tayo sa registration reference. Pumili tayo ng isa sa mga reference ng core registration, guys. Una dito, yung ating savings account o UMID ATM savings account number registered at SSS. Pangalawa, mobile number registered in SSS. Pangatlo, ang ating UMID card. Pangapat, employer ID number or household employer ID number. Panglima, yung paid payment reference number or SPR number. Pwede rin gamitin natin, guys. Pwede rin piliin natin to. Tapos, pang-anim, date of loan with existing loan balance. Pwede rin nung gamitin pang registration sa ating web registration, guys. Then, pang-pito, guys, transaction number shown in your personal record. UMID ID, A1 or A6 for those who have applied online for SSS number from December 10, 2020 onwards. Pang-walo, guys, check number of any monthly pensions received from SSS. Tapos, guys, piliin natin yung UMID card kasi may UMID card naman tayo. Tapos, guys, type natin yung ating UMID card PIN code, guys. Tapos, type natin yung ating mother's maiden name. Yung pangalan natin ina nung sila ay dalaga pa. Then, tapos, guys, check natin yung I'm not a robot. Then, check natin yung I accept the terms of services. Then, submit. Tapos, guys, mapupunta tayo sa confirmation page. I-check mo lahat ng information. Pag tama naman, check natin yung proceed. Tapos, guys, this action will send the supplied information to SSS. Do you want to continue? Press natin OK, guys. Tapos, guys, you have successfully submitted your SSS account registration application. Kindly check your email for the system notification. Take note. Please also check your spam or junk mail folder if the email is not in your inbox. Tapos, press natin OK, guys. Tapos, guys, exit tayo. Tapos, punta tayo sa ating email. Tingnan natin kung may email bang pinadala yung SSS, guys. Ito, guys, may email, guys. Open natin. Dear Miss or Mister, thank you for registering in the SSS website. We would like to inform you of your user ID. May user ID tayo, guys, na pwede natin gamitin pag mag-login. Please activate your my.sss member account provided your prepared password by clicking here. So, i-click natin yung click here, guys.
Ensure na provide natin yung strong and secure password by using mixed letters. And do not use your personal information. Huwag natin gamitin yung ating personal information sa ating mga password, guys. And to activate your MySSS account and nominate your preferred password, please provide the last 6 digits of your CRN or SSS number you entered in MySSS registration. So, enter natin yung ating last 6 digit numbers ating SSS number, guys. Then, press natin submit. Press natin submit, guys. Then, punta na tayo sa ating password, guys. Length must be 8 to 20 alphanumeric characters. First character must be alphabetic, na no special characters and must be different from your user ID. Tapos, guys, gagawa na tayo ng password. Tapos, confirm natin ating password. Then, submit. This action will send the supplied information to SSS. Do you want to continue? Press natin okay, guys. Then, mapupunta tayo sa member survey consent, guys. Press natin maybe next time. Then, mapupunta tayo sa notifications, guys. Press natin close. Ayan, guys. Dito na tayo sa ating account, sa ating SSS, guys. Pwede na kayo mag-inquire or kahit anong gawin nyo, guys. Pagkatapos nyong kung anong transaction gawin, guys, huwag mong kalimutang mag-log out. Sana, guys, may natutunan kayo sa aking video, and God bless you all.